Meron ko magkaminsan na pumupuna sa ating programa. Sinasabi, napakalungkot naman ang programa ninyo. Meron naman nagsasabi, kahit na papano, ay merong mga inspirasyon silang nakukuha sa mga storya ng mga taong dumudulog sa atin. Tungayan natin sa umagang ito, mga kababayan, ang ating mga kwento. Ito po si Orly Mercado, nag-aanyaya sa inyo. Samahan kami sa ating programa na subok na sa paghahatid ng serbisyo publiko. Ito'y mula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Sapat lamang ang kinikita ni Maria Magdalena Palacio sa kanyang asawang si Fernando mula sa kanilang nakukuha at nakakalakal sa mga basura. Pero naging malaki ang problema nila sa buhay nung magkasakit si Aling Maria. Panoorin natin ang pakikipanayam ni Connie Angeles kay Maria nang siya ay makausap at tignan natin kung paano tayo makakatulong sa kanya. Aling Lena, anong problema ninyo? Bakit kayo narito sa atin ngayon? Ako po ay pumunta po rito para humingi ng tulong dahil po sa meron po akong sakit na bato sa abdo. Tapos po nung nakaraan pang buwan na diagnose po ako sa sa puso, yung pong lumalaki na. Noon pong binigyan na ako ng mga clearance, pumunta po kami dun sa second floor ng hospital, surgery. Tinanggihan po ako na operahan. Ang naiisip na dahilan ni Maria sa kanyang kondisyon ay ang pag-alis ng kanyang panganay na anak na lumayas ilang buwan ang nakalilipas. May boyfriend kasi siya. Hindi namin alam kung yun ang sinamahan niya, pero hinanap din po namin. Ngayon, siyempre nag-aalala ako kasi anak namin yun eh, dalawa lang po kasi ang anak namin. Siyempre ako bilang nanay, nag-aalala ako baka kung ano ang nangyari sa kanya. Pero bago siya umalis, binilinan ko naman siya na kung papasok siya ng trabaho, paalam niya sa amin kung nasaan. Anong trabaho po ninyo, Aling Lena? Ako po ay housewife, tapos po nangangalakal lang po kami sa ngayon. Anong nangangalakal? Yung pong, namumulot kami ng mga, pasensya na po, mga plastic po, lata, papel. Para ibenta? Oo po. So, ibig sabihin po ba ng nangangalakal, nagbubungkal kayo ng mga basurahan? Yung pong nadadaanan namin ng mga plastic pa sa daan, namumulot po kami. Tapos po, yun ang inyong ibinibenta? Opo, iniipon po namin. Mm-hmm. Dati po kasi namamasukan po sa isang bahay. Kaya lang nahinto na po ako. Bakit kayo huminto ng pamamasukan? Kasi po, hirap pa huminga. Kapag po ako maglalaba, talagang sumasakit po sa gabi. Yung dibdib ko. Noon pong nalaman pong ako ay may gallbladder stone, tsaka yung itong sa puso, sabi sa akin nung doktor, wag na raw akong magbubukto.
bubuhat kasi hirap. Minsan nahihilo po ako. May diabetes din po kasi. So ngayon, ang ikinabubuhay niyo po ay ang pangangalakal. Opo. Yung pamumulot ng mga plastic, papel, bote, opo, mga garapa. Ibig niyo sabihin, meron kayong kariton? Dati po, humihiram po kami ng kariton. Sa ngayon po, binibit-bit na lang po namin. Kasi wala kayong kariton. Anong tinitinda ninyo? Minsan po, patis. Minsan kung ano po yung mayroon akong madalang pagkain na pwede nilang mabili. Yun po. Pero kung minsan po, wala. Kasi bumibili rin po ako yun ng mga gamot ko po. Dalawa po problema ko po eh. Yung pong sa puso po kasi may barado daw po. Mayroon nga pong nag-sponsor ng sa God Brother, kaya lang po na ubos na rin po sa pagpapagamot sa mga laboratory. Wala na pong natitira. Kaya kung sino man po yung mabubuting kalooban ng tumutulong sa katulad kong mayroong karamdaman, tulungan niyo po kami. Kasi yung asawa ko hindi rin po makakapagtrabaho, kaya siya rin po ang mag-aasikaso sa amin, sa akin. Yun lang po. Aling Lena, huwag kayong mag-alala. Nasisiguro ko na meron pong tutugon sa inyong mga kahilingan. Lalo pa ngayon, magpapasko. Sigurado po na may nakakapanood sa inyo ngayon at tutulungan po kayo. Ako po ay nananawagan kung ikaw kung sino mang mga mabubuting loob na nakakilala kay Princess Nika R. Palacios, pakisabi na lang sa kanya kung saan man siya ngayon. Umuwi na lang siya kasi hindi ko na siya hinanap ko na siya eh. Sa ngayon, hirap na kami ni Papa niya. Umuwi na lamang siya sa bahay na dati naming tinutuluyan. Magtanong na lang siya doon sa pinsan ng asawa ko. Princess, umuwi ka na sa amin ni Papa mo. Kasi hirap na rin po kami eh. Wala kaming perang ibabayad para hanapin ka. Princess, sana may nakakapanood sa panawagan ng nanay ni Princess. O Princess, sana nanonood ka ng panawagan ng nanay mo. Ang nanay mo may sakit, ang tatay mo nag-aalala na rin sa'yo, at pati na rin ang kapatid mo. Magpapasko pa naman. Sana matutunan mo ang daan pauwi sa inyong tahanan, alang-alang sa diwa ng Kapaskuhan sa taong ito. So, sa mga gusto naman pong tumulong kay Aling Lena, tatanggapin po namin ng taus-puso ang inyong mga maitutulong para po gumaling na si Aling Lena sa kanyang sakit sa puso. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Bago tanggalin ang abdo ni Aling Maria, kinakailangan muna siyang operahan sa puso. Ito ay ayon sa kanyang doktor. Nakita naman natin ang hirap na dinaranas ni Aling Maria. Hindi po nila kakayanin ang gastusin para sa kanyang major operation. Sana ay matulungan natin siya. Ang cholelithiasis ay isa pang tawag sa gallstone o bato sa abdo na kakaapekto sa pagdaloy nito. Maraming posibleng sanhi ng sakit na cholelithiasis. Ilan sa mga ito ang pamamaga o impeksyon sa abdo, mataas na kolesterol, sakit sa atay. Ilan sa mga sintomas ng cholelithiasis ay ang matinding bigla ang pananakit ng tiyan sa bandang kanan, hindi pagkatunaw ng taba sa kinakain, paninilaw o jaundice na maaring ma-diagnose ang sakit na ito sa pamamagitan din ng ultrasound o ERCP na isang uri ng endoscopy. Maaaring tanggalin ang bato sa abdo sa pamamagitan ng operasyon. Maaari din tanggalin mismo ang abdo. O di kaya, dudurugin ang bato at tatanggalin sa pamamagitan ng catheter.
Normal na ipinanganak si Net Sherane Sugilon, 3 taong gulang lang siya noon nang ma-diagnose siya na mayroong sakit sa puso. Ngayon, 14 taong gulang na si Nets, kumusta kaya siya? Paano ba niya hinaharap ang kanyang karamdaman? Panoorin natin ang kanyang kwento. Habang lumalaki si Net Sherane Sugilon, ay pabalik-balik siya sa Philippine Heart Center para sa kanyang congenital heart disease. Naramdaman ko po siya nung bakasyon po siya, incoming grade 8 na po ako nun. Nagbakasyon po ako sa tita ko, tapos dun po, kada umaga po, pag-gising ko po, nahirapan po ako huminga. Tapos una ko po sinabi yun sa pinsan ko po, sabi ko po nahirapan ako huminga. Tapos mga after 1 week po, may yung time po na hirap na po ako na hindi talaga ako makahinga po, tinawagan ko po si mami nun. Tapos sinabi ko po sa kanya yung nahirapan po ako huminga, kaya po yun, pinuntahan po nila ako dun sa Las Piñas po. Noon po kasi hindi po ako nakakasali sa mga activities po noon sa school, tapos marami pong bawal sa akin, kaya po nisip ko po na baka po papag-stop po ako sa pag-aaral nila mami, ganun po. Ayaw ni Nets na ma-operahan siya sa kanyang puso, pero kinukumbinsi siya ng kanyang mga magulang para siya ay magpa-opera, nang sa gayon ay magawa niya ang gusto niyang gawin. Nilalakasan na lamang ni Nets ang kanyang loob. Ngayon po hindi na po ako inaatake ng sakit ko sa puso, kasi po parang kinokontrol ko po yung katawan ko, yung puso ko po, kasi po ako rin po yung nahihirapan kapag di ko po nakokontrol yung mga ginagawa ko po. Yes, ma'am, nandun po yung kaba ko at saka yung excitement ko, ma'am, na sana kung ito na po talaga siguro yung pray ko kay God na bahala na kayo, God, sabi ko nang ganun po sa sarili ko kanina. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi siya nagpapabaya at hindi niya pinababaya maapektuhan siya sa kanyang pag-aaral. Nag-aaral po ako ng home study po tuwing Saturday lang po. Tsaka po kaya po malakas po yung loob ko, kasi po nagpromise po kay lola, yung lola ko po na namatay, na na magpapagaling po ako, na magpapa-opera ako. Gusto ko lang po makapagtapos, pero yung fashion ko po talaga kasi gusto ko pong parang noon po gusto ko po maging doctor, kasi po madalas po kami lagi sa doctor noon, tsaka lagi po talaga ako ng ospital nung bata pa daw po ako. Bago ma-operahan si Nets, kailangan muna nila na mag-deposito sa ospital para ma-admit siya. Nanawagan po ako sa may mga mabuting puso na kung pwede pong matulungan niyo po ang aking anak sa financial pong kailangan namin para maisagawa po ang kanyang operasyon. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Humingi po ako ng tulong para po sa aking operasyon. Sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Kailangan ma-operahan sa puso si Nets. At ang halaga na kinakailangan sa kanyang operasyon ay 150,000 pesos. Sana'y matulungan natin siya na magkaroon ng normal na pamumuhay. At sana makamit niya ang kanyang pangarap na balang araw maging isang doktor. Ang congenital heart disease o CHD ay tawag sa mga kondisyon ng puso kung saan ito ay mayroong butas. Ang VSD o yung ventricular septal defect naman ay isang uri ng CHD kung saan ang butas ay maaari na sa ibabang parte o ventricle ng puso. Dahil ang CHD ay isang congenital defect,
hindi patukoy ang eksaktong sanhi nito. Ngunit maaaring may kinalaman din ang lahi sa pagkakaroon ng CHD. Minsan ay hindi kaagad nakikita ang sintomas ng CHD. Ngunit sa mga sanggol na kapapanganak pa lamang, pag lumabas ito, ang mga ilang sintomas ay madalas na paghingal, mabilis na paghinga, hirap sa pagtaas ng timbang, at yung tinatawag na heart murmur. Nadadiagnose ang CHD sa pamamagitan ng ECG o yung tinatawag na 2D echo. Kapag nagsuspet sa mga doktor na may CHD ang pasyente, tinitignan nila ito sa pamamagitan ng ibang mga diagnostic procedures. Operasyon sa puso ang nag-iisang paraan para maisaayos ang congenital heart disease o operahan ng pasyente para isara ang butas sa puso. Premature na pinanganak si Rihanna Jane Casimiro. 8 buwan lang siya sa sinapupunan ng ina. Maaring ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng cerebral palsy. Paano ba ito nakakaapekto sa paglaki ni Rihanna? Panoorin natin ang kanyang kwento. Bunso sa 2 magkakapatid si Rihanna Jane Casimiro. Dahil sa kahirapan ng kanyang ina, hindi siya nakapagpatingin habang ipinagbubuntis siya. Si Rihanna ay isang premature baby. Noong nag 2 years old po siya, tapos pina-check up po namin siya sa doktor. Ang sabi po sa amin ni may cerebral palsy po yung anak ko. Para po maibsan yung atake po ng sakit niya, ang sabi po sa amin ng doktor na tumitingin sa kanya, pag inatake daw po, ipatagalid daw po para hindi po raw mabulunan, tsaka po masahihin po raw yung katawan. Mahina po yung katawan. Tsaka po nagsisisor pag tuwing natutulog. Kaya po minsan na natatakot ako kasi po baka po hindi na po siya magising pag inaatake. Kailangan niya pong ngayon na yung maintenance niya pong gamot kasi po importante po yun dahil pang utak daw po yun. Ayon sa doktor, kinakailangan ipa-therapy ang bata. Kinakailangan din siyang kumain ng pagkain na sagana sa calcium para ma-develop ang kanyang mga buto. Napacheck up po, ay napa-therapy po namin siya ng mga mag-iisang taon po. Tapos po nahinto ulit kasi po nawalan ng trabaho yung asawa ko. Nag-umpisa po siya mag-therapy. Yung tuwod niya po nagkaroon po ng lakas na parang tumayo kahit papaano. Maroon po siya manghingi. Kaya di po siya marunong makapagsalita. Ano po yung normal po yung pag-iisip niya. Panagugutom po yung anak ko, pag binibigyan ko po siya ng, kunyari, mga biskuit, siya po kukusang kumakain. Ang kanin lang po ang nagsusubaw kasi hindi pa po siya masyado, hindi po siya makarunong humawak ng kutsara. Kaya po kailangan po susubuan. Kailangan ma-MRI din si Rihanna Jane para malaman kung ano ang kanyang talagang sakit. Pag nalaman po ako ano, bibigyan po ng gamot na angkop sa kanya kung ano po talaga yung kailangan. Hirap sa lang tustusan ang pagpapagamot ni Rihanna dahil pagtatrabaho lang sa construction site ang ginagawa ng ama ni Rihanna. Ngayon po ang trabaho niya po, nagle-labor lang po pag may nagpapagawa po ng bahay. Nananawagan po ako sa lahat na tao na may mabuting loob na tulungan po ang anak ko na si Rihanna Jane para po mapatignan siya at malaman namin kung ano po yung totoong sakit ng katawan niya. Maraming salamat po. Ano ba ngayon ang mga pangangailangan ni Rihanna Jane? Ito ay gamot pang maintenance, kinakailangan siya ma-MRI at sumailalim sa physical therapy.
Ngayon, isa siya sa nakatanggap ng wheelchair mula sa ating programa, Handog ng Project Wheelchair. Sana ay matulungan natin si Rihanna Jane na maging isang normal na bata na may kakayang kumilos at makapaglaro kasama ang iba't ibang mga batang kalaro niya. Ang kapwa ko mahal ko GMA 7 ay katuwang ng SM Foundation sa pagtulong sa kapwa. Ilan lamang sa mga proyektong ginagawa ng SM Foundation ay ang Operation Tulong Express. Layo na nito na makapaghatid ng agarang tulong sa mga kababayan tuwing sila ay nagiging biktima ng gulo katulad ng nangyari sa Marawi. Kasama na rin ang mga kalamidad tulad ng mataas na pagbaha bunsod ng malalakas na bagyo. Nariyan din ang kanilang kabalikat sa kabuhayan Farmers Training Program. Dito naman binibigyan ang pagkakataon ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar at probinsya na magkaroon na mas malawak na kaalaman tungkol sa pagtatanim at pangangalaga ng mga hayop. Pagkakataon din ito para sila ay magkaroon ng maliit na kabuhayan. Nariyan din ang pagtatayo ng mga school buildings sa mas malalayong lugar. Ito ay para sa mga eskwelahan na kinakailangan ng renovation at dagdag na silid-aralan. Hindi rin pauhuli ang pagbibigay pagkakataon sa mga kabataan natin nagsisipagtapos ng high school, ngunit walang kakayahan na tumuntong sa kolehiyo. Dito ay abot nila ang kanilang mga pangarap kung saan maaari nilang ituloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng vocational at SM scholarship. Importante ang kalusugan. Nariyan ang ating gamot para sa kapwa medical and dental missions na dekada na ang itinagal sa pag-iikot mula Luzon, Visayas at Mindanao dala ang kanilang SM mobile clinic. Dagdag pa ang pagpapatayo at pagpapaganda ng mga barangay health centers at Felicidad C wellness centers sa iba't ibang mga lugar. Naghahatid din ang SM Foundation ng mga makabagong kagamitang medikal para makatulong sa mga kababayan natin na may karamdaman. Ang lahat ng ito ay patuloy na gagawin ng SM Foundation sa ngalan ng serbisyo medikal sa mampanig ng Pilipinas. Sana ay kapulutan natin ng inspirasyon ng mga kwento ng mga kapuso nating may sakit na idinulog namin sa inyo. Lagi niyong tandaan na hindi tayo dapat sumukas sa mga problema. Ang kinaharap nating problema ay lumiliit pag nagsama-sama tayo sa pagtulong. Ang inyong mga napapanood ay maaari po ninyong matulungan. Maaari kayong mag-donate sa atin sa pamamagitan ng inyong mga computer o mga mobile phones. Bisitahin ang aming website at i-click ang U-Share. Sa pamamagitan nito, maaari kayong magpadala ng inyong donasyon sa mga convenience, courier stores, at payment centers. Ang Kapwa Kumalko Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono, 9827777, local 9950, o direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay Propeta Jeremias, Kabanata 33, Talata 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman.
Sa ngalan po ng Kapwa ko Mahal ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Goson, ang aking katuwang na si Ms. Connie Angeles. Ito po si Orly Mercado nagsasabing salamat sa lahat ng mga individual, organisasyon at ahensya na katulong natin sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayang may malaking problema. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Lagi natin sa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Magkita tayo sa Sabado. Kapwa ko, tanggapin mo.